Okay, ito Idol Rafi, viral po ang ating unang kaso. Video po ito ng batang kumakain po ng buhay na coconut worm o abatod. Marami din pong naging basher ang magulang ng bata kaya nais silang humingi ng tulong na makiusap sa netizens na tigilan na po ang pambabatikos sa kanila. Panoorin po natin ulit ang video. Ang pagkaon na? Di. Ano na dek sa'yo? Ayaw. Sige na, pagkaon na dek aldaro. Ayaw mo na na. Sige na, kuha na, kuha na. Lahat, lahat, ayaw na bato. Ah, dahil bato na yun. Lami, balik. Ugma na po na, be. Be, tanong na yung puso, be. Be, puso na, be. Ala! Ha? Kaya! Be, puso na natin, be. Bida, yata na nakuhaon, dahil. Ay! Kitang sarap na sarap po ang bata sa uod, nagalit at umiyak pa siya nang subukang agawin sa kanya yung kinakain niya, Idol. Diyan sa video, sinasabi ng mga magulang, ng tatay, masarap ba? Ayaw niya ibigay kasi para sa kanya pagkain niya at nasasarapan siya. In fact, meron pang part dyan, later on, sinishare niya yung uod doon sa kanyang mga kapatid. Alright. Now, para sa kalaman na marami, yung kinakain ng bata is coconut worm. Kung tawagin ay Dung Dua. Pronunciation yan is Dung Dua. Sa Vietnam, yan po isang delicacy. It's considered as invertebrate. Tulad po ng mga insekto, tulad ng sea urchin, tulad ng crabs, lobsters. Yan po ay nakakain. Okay? Now, ang tanong lang, yung ba yung tinatawag nyong uod, yung mga nagbabash, mga basher, was she forced to eat that worm against her will? If so, then meron kayong karapatan na i-bash yung magulang. Pero kung yan ay pinapakain sa bata sapagkat yan ay part ng kanilang diet and gusto ng batang kainin yun at nakikita naman natin sa video, sarap na sarap yung bata, then I don't see anything wrong. At edible naman talaga yan. That is protein. Sa ibang bansa, yan po ay kapalit ng mga karne. In fact, high in protein yan. At much healthier pa. Much, much healthier kaysa sa karne ng baka, karne ng baboy, kung protein rin lang ang pag-uusapan. So doon po sa mga nagbabash, sa magulang ng bata, please stop. Dahil wala po ako nakikita masama sa pagkain ng bata nung Dung Dua, kung tawagin, coconut worm. Meron ba tayong nutritionist dyan para mas maganda mula sa isang professional, mula sa isang expert, ipapaliwanag sa atin kung ano itong coconut worm at bakit ito ay edible at anong vitamina na makukuha ng tao na kumakain ito, anong benefits, o meron ito ba'y nakakasama, etc., etc. Okay? Kasi ako, I did the research about this coconut worm at nakita ko sa aking ginawang research, walang masama. In fact, maganda sa kalusugan itong coconut worm na kinakain ng bata sa video. Pero mas maganda kung magagaling sa isang eksperto, since I'm not a doctor, I'm not a nutritionist, yung mga sinasabi ko ngayon ay nakita ko lamang sa mga research items na basa ko sa Google and YouTube. But anyway, much better kung meron tayong makakausap. Nutritionist, yes po. Makakausap na po natin si Ermelinda Ascares, ang Provincial Nutrition Action Center po. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Ermelinda Ascares. Magandang umaga po, sir. Ma'am, kailangan po namin ng inyong tulong sapagkat nababash po yung itong isang pamilya dyan po sa Surigao dahil bakit daw pinapakain ng coconut worm yung bata, nandidiri po yung napakaraming netizens. Nagpaliwanag na po kanina, pero mas maganda po kung manggagaling sa inyo bilang isang eksperto, isang nutritionist. Ano po yung inyong take, Ma'am Ermelinda? Yung sinabi ng kuha namin sa region, na yung may viral daw na yung sakuan, yung kinakain yung batod. Pero actually sir, yung napagkain, exotic food man yan. For,
Pero for our part, kung baga, exotic food yun sa area nila. So ibig sabihin po ma'am, exotic food, so ibig sabihin, nakakain to. Kasi opo, sinabi sir, po. Opo sir. So, ito ba masama sa kalusugan o hindi? Eh, hindi naman sir, kasi yung sa safety, wala namang mortality cases na reported dyan dito sa Surigao del Sur. Okay. So, hindi. Okay. At plus, sabi mo, wala pang nagkaroon ng mortality sa pagkain yan. Okay. Very good. Opo, sir. So, would you recommend to other people dyan po sa Surigao na kainin itong dungdua coconut worm? Eh, hindi rin ako sir magsasabi na recommend ko yun na pagkain kasi hindi ko nga kuan sir yun na pagkain. Pero narinig ko yung sa mga ibang kuan, sa mga matatanda na kinakain nila yung batod. So, ibig sabihin, yan po sa inyong lugar, eh talagang kinakain yan. Opo sir, opo sir. Ano ko yung concern na bakit pinakain yun sa bata, hindi naman siguro masyado ipakain yun sa bata kasi hindi namin re-recommend sa mga bata na ipapakain yung batod kasi di namin din alam kung ano ang nutritional value niyan pero ang alam lang namin na makakain yun. Ma'am, maraming salamat po. So sa nakikita ko rito, itong pamilyang ito, that's part of their nutrition and they've been doing that for a long time. It so happened, someone, siguro member of the family, binidyohan yun at pinos. Okay? At matagal na siguro nang ginagawa yun. So again, ang aking pong pakiusap, let's stop bashing the family. Dahil marami na po akong ginawang research kanina, ito po ay isang delicacy sa ibang bansa, kinakain po ito. Okay? In fact, marami mga bansa, kasama na dyan yung Bangkok, ako po mismo, pumunta ako sa Bangkok minsan, meron isang palengke dyan, lahat ng klaseng insekto, kasama na po yan, yung dungdua na binibenta at kinakain. Kung nakakain na matatanda, nakakain naman siguro ng mga bata. This is my opinion. Yan pong coconut worm, edible po yan. Okay? So therefore, kung edible po yan, wala masama kung kinakain po ng bata. Lalo pat kung yan po talaga ang part ng diet ng family nila. Eh what can we do kung yun po yung na-afford lang nilang bilhin at hindi lang kaya bumili ng manok o ng karne o ng isda. Okay? So, stop na po natin yung pagbabash. Wala ako nakikita masama. Maging masama lang yun, ulitin ko, kung yung bata ay pinapakain noon against her will at nandidiri yung bata, pinipilit, sinusubo sa bibig ng bata, then that's wrong. Okay? In this case, gusto ng bata kainin yun at part ng diet nila yun, please stop bashing the family. Alright? Now, ito lang siguro, Shari, ang may dagdag ko. I think doon lang sa preparation. Okay, was it properly prepared? Yung ba'y hinugasan? Okay, kasi kinain raw eh. Ginawan parang sushi. Okay? Para sa isang bata, pwede pa siyang kumain ng raw na ganon. O kailangan ba yun na pirito? O nilaga? Di ba? Pinakuluan. Siguro doon sa preparation, doon na lang siguro kayong magtalo-talo. Pero so far, kung nakakain nyo o hindi, nakakain po yun. Alright? Hindi anong sabi ng netizens. Idol Rafi, eto na, sobrang dami na sabi nga ng netizen, ano, nasa Isabela, ganun nga yung kinakain nila. Pero eto, yung mga comment ng mga keyboard warrior natin, si Violamente Umoroso, sabi niya, halina tayo'y matuto na huwag maging gahaman kung sa tingin mo ay tama ka, karapatay ipaglaban. May mga nakita rin tayo, Idol Rafi, ano, na sinasabi nga, si Carmela Cadigan Hunsay, maganda po sa kalusugan ng coconut worm, kaya wala po tayong karapatan na husgahan sila dahil sa kahirapan natuto ang bata na kumain. At eto, last but not the least, eto connected naman po sa parenting, yung entry ng keyboard warrior natin, Idol Rafi, si Apple Guerrero. Nung maging nanay ako, saka ko nalaman ng totoong sakripisyo dahil kahit gaano kahirap kakayanin ko para sa mga anak ko. Yan yung mga entry na sinend ng mga keyboard warrior netizens natin, Idol Rafi, back po sa inyo. Okay, maraming salamat, MJ Marforia. Mga kapatid, meron na po tayong 19.4 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel.